sa remote teaching and learning sa new normal education through Microsoft Office 365. So, Patricia. Hello po. Hello po. Good afternoon, everyone. Afternoon. Can you hear me clearly po ba? Malinaw po ba ako? Apo ma, malinaw po. Okay po. So, ayan. I am very glad to meet you po sa Novaliches National High School. Natutuwa po ako na makita kayo at natutuwa din po ako dahil makakapag-share po sa inyo ng kaalaman with regards Office 365 ng Microsoft. Okay po. So, medyo, alam iba sa inyo nag-tune in kanina dun sa Microsoft, yung naganap na summit kanina ng Microsoft together with the DepEd. And then, ngayon nga po, actually, meron kaming ongoing, paano po ba? Nagpe-present po yung isang kasamahin ko sa kabilang line ng DepEd Commons, yung website po ng DepEd Commons na ia-apply po sa ating lahat. So, with that, good afternoon. So, ang masasabi ko lang po ngayon, pwede po ba akong maglambing muna yung aking? Ito po. Para lang po lahat ay makasit po na kaunti. Nakapag-share na po ba ako ng screen ko? Let me know po kapag nakapag-share ako ng screen, ha? Share my screen. Wala pa po, ma. Wala pa po, Doc. Para po ayaw niya ma-press ah. Ayaw ma-share ng screen ko. Salamat po. Screen. So I do not know why. Ayaw ma-share ng screen ko. Ay, sadali lang po ah. I'm gonna look at your screen ko. Bukang okay po. Nahihirap siya ng aking screen ngayon. Mukha po malakas ang ulan dyan, ano? Narito po eh. Saglit lang po ah. Hindi po ako makapag-share ng screen. Ang supposedly dapat ma-share ko. Opo. Wala na. Mahina yata po ang signal ng lahat. Ganda mo, May. Apo. Thank you. Sorry po ah. Maglalag po ako. Talaga ko hindi po ako makashare ng screen. I do not know kung bakit hindi po ako makashare. Parang naka-disable po ako, sir. Sino po ang nagmi-maintain ng Google niyo po? Ng Google Meet po. Hello po. Sir Adan? Can you hear me po? Sir Adan? Hello, ma'am. Medyo natagalan eh. Ma'am, anong account gamit niya, ma'am? Gmail po? DepEd account po. DepEd account po ako. DepEd account. Hindi po ako makapag-share eh. Opo. I don't know kung ba't hindi ako makapag-share. Lagi ko naman po siyang ginagamit. Parang naka-disable po ako, sir. So, hindi ako makapag-share. Ang host po kasi namin na ginagamit dito ngayon, ma'am, ay... Ano po ba dapat ang gawin ko? DepEd QC. Hindi, ma'am. Mukhang si DepEd QC po ang may problema. Kasi ano po eh, host po ito na DepEd QC po. G Suite po ng DepEd QC. Ah, okay po. Kasi hindi ako makapag-share po ng aking screen. So, paano ko po siya i-demonstrate if I cannot share my screen to you guys? Yes, pwede po. Pong mag-gawa ako ng generic na Meet for Gmail po.
sa lahat po ng participants kasi po mukhang may restriction si DepEd QC sa mga okay naman ako. Hindi ma'am yung mga non-DepEd ano po. Ah, sige, ipatapusin ko lang. Meron po ba sa atin gumagamit ng Gmail? Patry nga po kung may present now, kung active po. Meron po. Like si Sir Perio po, si Sir Romel, yung mga in-accept ko po, meron po bang option or accessible po ba sa inyo ang present now? Hmm? Meron, sir. Depend, ano po, ako, ang account nyo pong ginamit ay DepEd QC. Hindi po DepEd QC. Gmail po. Gmail. Yung Gmail, eh, nabablock lagi. Okay. Sa akin, yes, meron po. Present. Nag-block ko po Gmail. Okay, sa ayan na ma'am. Okay na po. Okay na po. Okay na. Alright. So, ito na po ako. Ayan. Medyo mabagal lang po maybe because of the yun nga siguro yung restriction po sa inyo. And the other thing is baka nga po sa internet connection din po, ano po? Okay, so good afternoon again sa inyong lahat. First and foremost is, I did ask a permission to Sir Janji Mabunga po regarding Teamstalk po ng Microsoft Education. Ito po ay activity po namin ngayon para po ma-enlighten sana at ma-guide ng ating mga teacher, particularly kayo pong mga gumagamit ng 365. First is, my house rules po. Kasi medyo may narin na, ano po, kailangan po ng reminder ng kaunti, ah. Okay, so everybody listen rules po and focus. Set your microphone to mute. Pwede po ba yun? Control D lang po to mute your microphone. Everybody po. Pakimute po muna po ang microphone nyo kasi po marami po akong naririnig na mga ingay po sa paligid. So, mahihirapan po tayong lahat na mapakinggan or mag-grops ang aking i-discuss mamaya if your microphone is on. Okay. So everybody po, paki-mute na po ang inyong microphone. Control D lang po to mute it. Control D nga po ba? Nakalimutan ko kasi dalawa yan, yung isa-isa web. Next is, siguro po kung may Q&A, kung may tanong po kayo, pwede na lang po yung i-type sa chat box. Kung mapapansin nyo po, nakatingin po ako dito sa aking right side kasi I have another laptop po na nakabukas, yun yung in-ask ko kanina na pagbigyan ako na dalawa ang aking account. So para po, I could see your chat dito sa area na to. So if you have any question, don't hesitate to ask me dyan sa chat box po. Kung ano man pong emotion na nararamdaman nyo, if you are satisfied or you have a question, inquiry, further definition kung anumang dinidiscuss ko, feel free to chat me doon sa chat. Pero ang pakiusap ko lang po sa inyo ngayon, please turn off your microphone po muna. Pwede po ba yon? Kasi po marami pong ingay sa paligid. So ang mangyayari po kapag hindi po naka-turn off ang inyong mic, mangyayari po niyan, hindi tayo magkakarinigan ng maayos. And from time to time, kapag nakakarinig po ako ng parang maraming distraction sa paligid, humihinto po ako. So hinihintay ko siya na i-turn off niyo po yung microphone niyo bago po ako magpo-proceed. What I want you after this training is to learn from me so that I am requesting you to please turn off your microphone. Pwede po ba? Clear po ba ako? Am I clear to all of you? I hope so. Naririnig po ako. Okay po. Good po. Then, kung if you have difficulties in connection, halimbawa nahirapan kayo kasi struggle po tayo sa internet connection ngayon, di ba? Halos lahat all over the world, kahit dito sa Pilipinas, ay nag-webinar. So, kabi-kabila po ang webinar natin, nakakahilo na po. Ano? Please turn off your mic if you think na nagkakaroon kayo ng connection. Nag-difficulty in connection, but if your connection is okay, no problem with that. Just turn on your camera, okay? Next is, listen attentively to the lecturer. Sa akin po yun. Ang maaari po, ito po ang ipapakiusap ko sa inyo. Dapat po naka-separate yung inyong laptop sa pinapanood nyo na, during my demonstration. Huwag pong iisang laptop lang yung inyong ginagamit. In as much as possible, baka naman pwedeng sa kabilang side, cellphone nyo po ang gamitin nyo habang pinanonood ako. Kasi kung iisang cellphone lang po, iisang gadget lang po ang gagamitin natin,
you had a hard time po mamaya para tumunod sa akin. Ano po? Mahirapan po kayong sundan kasi ang gagawin niyo po on and off, ganun po. Kasi tinitignan niyo po yung demo ko, tinitignan niyo din po yung ginagawa niyo. Ganun po mangyayari. So hanggang maaari po, at least 2 ang inyong gadget or devices na ginagamit dyan. Isa for viewing purposes ng aking demonstration and the other one is yung mismong ginagawa niyo para makasunod po kayo. Then another thing, alam ko na siesta time ang oras na ito. Ito ay katanghalian tapat. Lahat po ng mga lecturer at mga speaker, they don't like it ng ganitong oras kasi lahat to ay gustong matulog. Huwag po kayong mag-alala. Ako po, habang tumatagal akong nag-discuss, lalo po akong, paano ba, lalo pong tumataas ang energy ko. Meaning to say, kapag feeling ko masyado kayong tahimik, nilalakasan ko po yung boses ko. Meron akong panggulat ng kaunti at meron din po akong area na kung saan bigla ko na lang, bigla akong binibilisan yung pagsasalita ko para malaman ko if you are listening. Okay? Huwag po kayo magagalit sa akin pag gano'n na sinasadya ko po yun para hindi nyo po ako tulugan. Kasi this is very, very, very important. Okay po? Next, in case there is an urgent matter, halimbawa talagang kailangan mo po umalis, just inform kung sino man po yung umahawak ng Google Meet na ito. Please inform him or her kung sino man po siya. And then, kasi po, every time na nag-log out po kayo, nakikita po yun doon sa pinaka-people kung sino yung nag-log out. So, nakita agad na, ah, umalis siya, di ba? Hindi po kasi maganda tingnan yung log out, log in, log out, log in. Ganun po. Unless may problema tayo sa internet connection. Okay po? Next. For question, ito po kasi ay verbatim or generic sa amin. Kung may question, sabi ko nga po, please type your question sa chat box po natin. Okay po? Malinaw po ba tayo ron? Next is, yan. Alam ko naman na na-download nyo na po, na-install nyo na itong inyong mga 365 account. You are very lucky because last minute, di ba, na-receive nyo po ang inyong 365 account. Okay? And then, I'm sure ito ay recorded. So, kung sakaling hindi na talaga kayo nakahabol dahil nakakaroon kayo ng problema sa internet, you don't need to worry kasi recorded siya. I-share yan sa inyo na kung sino man pong gumawa nito ng creator ng inyong Google Meet. So, pwedeng i-share sa inyo at pwede nyo pong balik-balikan anytime yung lecture ko para hindi po tayo mahirapan. Actually, hindi nga ito lecture eh. This is a hands-on, online hands-on activity. Okay po? And then, if you have any feedback, comments, and suggestion, during after the session, hindi ko pong sabihin, limbawa, tapos na yung session ko, if you have any question, ask me, don't be shy. Sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. Lagi po namin yung motto sa eto, sa EdTech unit. Okay po? So, kung may tanong, magtanong na po kayo, sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Okay po ba yun? So, are we ready now? Oh, are ready na po ba tayo? Po kayo sumagot sa mic. At least sa chat box po, sumagot po kayo ng done. Or kaya kung medyo parang mahaba yung type, you can talk to us. Pwede po mag-tap-tap tayo? Ready na po. Pwede po bang maglambing uli? Maglalambing uli ako sa inyo. Pwede po bang, kung maaari lang po sana ay, paki, magdala po ah. Sabi ko nang binuksan. Paki-mute lang po yung inyong microphone. Pwede po ba? Pwede po bang paki-mute ang ating mga microphone? Titilipin ko nga po kayo kung sino yung nakabukas na, na microphone dito. Titignan ko po siya. Talagang sinik ko eh, no? Yan. Para po lahat tayo makakapakinig po, ano? Kasi mahirap po kapag marami po tayong nagsasalita. Okay. First is, let us start now, what is 365? Okay. Alam ko po na yan. Ito po yung ating topic eh. Our team's talk is to help you how to become familiar and become knowledgeable or literate with the use of 365 accounts, okay? First is, eto lang po. I don't know kung bakit parang may feedback po, ano? Ba't kaya may feedback? Nakakarinig po kasi ako ng feedback. Parang may construction worker ako narinig. Yes po. Ma'am. Yes po. Ma'am Rosemary. Yes po. Ma'am Rosemary. Ano po kasi, orientation po sa amin pagka umatin ako ng meeting sa division po. Sinasabi na huwag po magdoble ng ano ng naka-on na gadgets. Opo, opo. Eh in-encourage po kami mag-uwa. It might be the reason. Yun lang po. Yun po yung sabi sa amin. Apo.
Nag-e-echo po. Distraction sa sound. Okay po, ma'am. Actually po kasi kami sa eto po, madam. Ano po talaga, dalawa po talaga ang aming connection every time po kaming nag-training. And another thing po, yung pong isang laptop namin ay wala pong sound. Yun po. Nakamute po yung aming area ng kabilang side, kaya wala pong naririnig na ingay dyan. Ang feeling ko po po, opo, parang sa inyo sa... Okay lang kapag speaker. Pero kung kami po mag-hold po kaya ano yun, foul? Paano po? Kung mag-doble po kayo ng screen po, ganun po ba? Gadget. Pero kung kami pong nakikinig, baka po makadistract lalo sa sounding. Okay. Siguro po, ano, madam, pagka po kasi pag ganito po, ano, kapag hands-off dito po, madam, hindi po advisable na isa lang po. Kasi po, mag-hands-on po kayo. Ngayon po, kung mag-hands-on kayo, at the same time you are watching, hindi nyo po ako masusundan. Unless po, panonoorin nyo lang po ako. Yun po. Pag panonoorin nyo lang po ako, yun po yung pinaka-directive po na okay lang, mapanoorin nyo kami, isa lang po ang gagamitin. Okay po. Hindi naman po kailangan mag-login kayo doon sa another cellphone nyo. Yung cellphone nyo na naka-login dito sa Google Meet ay okay lang naman po na isa. Tapos yung the other one ay yung mismong hands-on na nasusundan niyo po ako. Yun po yung ibig ko pong sabihin. Okay po. Hindi po dalawa kayong maglalakad sa loob ng Google Meet po. Hindi po ganun. Okay po. Okay po. So, okay na po ba tayo? Are we good now? So, let us start now. First is, let us familiarize on how to log in with your 365 account. I do not know kung kayo po ay naturuan na po ahead of time. Tama po ba? Ang alam ko po medyo, yung iba sa inyo ay nakapag-install na po ng Office 365 account po nila. Okay? First is, ito pong una natin gagawin. Since this is the first time na kayo ay mag-log in, please type office.com po sa inyong browser, everybody. Type nyo po ang office.com. Ilalagay ko po dun sa screen nyo para ipipress nyo na lang po siya. Ayan. So, pakipress na lang po yung link sa baba para po ano, para po hindi kayo mahirapan. Ayan, ayan na po. Office.com. Okay po? Okay. So, after po niyan, mag-log in na po tayo. Ano po ang ating gagamitin? Actually po, di ba 365 account po tayo? Pwede po ba akong maglambing bukas na hindi na po tayo sa Google Meet mag-meet bukas? Pwede po bang sa 365 account, sa Teams na po tayo mag-meet? Kasi po, Microsoft po ang ating ginagamit. So, supposedly, since you have already your Microsoft account, dapat po sa Teams po tayo mag-meet during during ganito na meeting po natin ng webinar. Nasabi nga po sa akin ni Sir John Lee yan, sabi ko na lang kay Sir John Lee, okay lang sir, first day naman eh. Pero the second day po, please Teams na po ang ating gamitin. Okay po? Teams po tayo kasi mahihirapan tayo kapag ka po kayo ay naka-Google and then meron pa tayong Microsoft 365, ano po yun eh, magkaiba po sila ng platform at magkaiba po sila ng company. Okay po? Dito po sa ating coffees.com, di ba meron po dyan, please do type your DepEd 365 account, everybody. Paki-type lang po sa email address na ito, sa area na ito, upon typing yung office.com, ito po yan. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Ito po, yan. Then, i-type niyo po dito yung inyong DepEd 365 account. For example, ako ito po, oh. rosemary.abesha@r3-1.deped.gov.ph. Yan po ang itatype nyo. Sa inyo po, NCR ang nakalagay. Di ba po? Tapos may number. O, yun po ang itatype nyo. And then, if you are already done typing, eto lang po. Meron po talagang nakabukas sa inyo na okay po. Nanghihingi daw ng credit card ang personal account. Paano po ba? So ibig sabihin po Sir John Lee, hindi po kayo lahat ay meron ng 365 account, am I right? Hindi pa po naibigay sa inyo ng ICT coordinator nyo, tama po ako? Not all.
Ah, okay. So, parang selected people pa lang po ang nakagawa. Ganun po ba? So, nabigay if you don't have three people. Ah, okay po. Nabigay na daw po. Ah, binabasa ko po kasi yung chat. So, ah, ano po ba? Naibigay na po ba? O hindi pa po naibigay? Ano po? Ano po? Excuse me, ma'am. Ma'am, hindi po ako makapag-sign. Junior high po, wala pa po. Meron po ako, kaya hindi ako makapag-sign in. Ah, okay po. So hindi pa na may problema po yata din sa ano, sa password na binigay sa akin. Ah, okay. So okay lang po 'yan kung hindi pa po naibibigay sa inyo yung default password nyo. Ano po? Ang magbibigay po kasi ng default password nyo ay ang ICT coordinator nyo po, and then saka po nyo babaguhin. Anyway po, kung ganun po, medyo nalungkot ako sa part na 'yon, no. Ganito po ah, sige. Sa mga may 365 account po, everybody listen. Punta po kayo sa browser nyo, no? And then kindoffice.com, sa taas po, ito po yan. Then after po yan, ito po ang lalabas sa inyong screen. Ayan po. Kapag may Office 365 account po kayo, pakitype po yung ganitong-ganito po. Pag wala naman po, personal account nyo po ang inyong gamitin. Dapat po yung personal account, ang extension name niya dito ay outlook.com or hotmail.com po ang nakalagay. Okay po, wala na pong iba. Hindi po pwede Gmail ha, baka may maghingo po kanta kaya humail. Ang dulo lang po niya, halimbawa rosemary.abesha@outlook.com. Yun po ang ilalagay. O kaya rosemary.abesha@hotmail.com. Yun lang po ang inyong itatype po. Ano? Sa, yun po yung dapat na maging extension name niyo po. Kung wala pa pong existing, pwede naman po kayo mag-sign, mag-sign up. Okay po, para mabigyan po kayo ni Microsoft ng temporary personal account niyo po. Okay po? Ayan, naka-login na po. Hintayin ko po. Pwede po ba ako maglambing uli? Last na po ito, ano po? Pwede pong i-turn off niyo po muna ang inyong mga mic. Pwede po? Sige na po, pakiusap po. Paki-turn off po yung ating mga microphone. Di yata ako naririnig. sino po yung nagme-maintain ng yung nag-create nitong Google Meet? Paki-mute niyo na lang po yung mga kasama po natin, please. Kayo na po ang mag-mute kasi kayo lang po ang may karapatang i-mute sila yung gumawa nitong Google na ito. Yan po. Kasi mukhang hindi po napapansin na ano na naka-on yung mic. Ano, very distracting po eh. Okay po? Okay na po ba? Sige, hihintayin ko po kayo hanggang sa i-mute po yung ano sound. Ma'am, wala pong naka-on na mic. Walang naka-on? Saan kaya galing yung tulog na iyon? Ano po? Naluloka ako. Wala naman pong ano rito sa amin. Wala po siyang tunog. Meron po sigurong kwan, dalawang gadget po na isang account lang ang ginagamit. Yun nga po yung sinasabi ko kanina. Nakalagin po double gadget sa isang DepEd account. Kaya po nagkakaroon ng feedback. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, sir, di ba? Eh, okay lang daw yung sabi ni Ma'am Rose. Ang alin po, madam? Login po. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin na okay lang po ay kung kayo po ang presenter. Ako apo. Patulad ko po. Ako po ang nagpe-present sa inyo. Apo, so, apo. Ang nangyayari po, open po yung isa ko pero naka-silent po yun. Okay, actually po, this is the first time po na na-encounter ko po na ganoon po. Kasi usually po, pag nati-training po kami, talagang doble ang laptop namin. Kami po mga trainer po. Ano. Pero wala pong feedback. Ayan po, may nag-off na po. Narinig ko na po na okay. May nag-off na po ng mic. Okay po. Naririnig po kasi siya. Okay po. So, hindi po kayo. Ang ibig ko pong sabihin kanina, kaya sinabi kong double devices. The other one po is halimbawa cellphone. Doon po kayo nakakonect ng Google Meet nyo. And then the other side naman po, hindi po kayo nakakonect kay Google Meet. Ang binubuksan nyo lang po ay Microsoft po nyo. Yun po ang aking, ano ha, ibig sabihin po, baka po mamislead tayo na pareho nakabukas. Google Meet sa kabila, Google Meet po sa kabila. Hindi po ganun ha. O yun po. Salamat po. O yan. So na-type na po ba natin dito sa area na ito, yung inyo pong email? Na-type na po ba?
kapag na-type nyo na po, sign in lang po. Okay po. Sige po. Ayan. Tapos po, i-type nyo po yung inyong password dyan. Sa area na yan. Try to click it. Ital po ah. Siguro naman, ano po. Hindi nyo po nakalimutan yung inyong mga password. Kasi mahirap po mag-retrieve pag nakakalimutan yung password. Ako din naman po. Minsan nakakalimutan ko siya. Kaya iisa po yung password na ginagamit ko. Sa lahat ng aking account. Okay po? Then click sign in. Okay po? Can you follow? Sige po, naunawaan ko na po yan. Mahirapan lang po kayong makinig sa akin kapag marami pong ano, distraction sa paligid po na naka-turn off yung turn on yung mic. Then click sign in po. Okay po. Okay po. So, after po niyan, isa-signing po hindi ako kung pumasok. Ayan. Ganito po yung magiging screen nyo kapag pumasok na po kayo. Okay po? Ito po yung magiging screen natin. Sige, mimiti na lang po ako. Kasi po, meron talaga akong kasabay eh. Okay lang po yan. Sige, go. Ito po yung magiging screen nyo upon signing in. Okay po. Yung iba po ay naka 365 account, yung iba po ay naka personal account. Ito po ang makikita nyo. Ngayon po, ituturo ko na po kayo sa 365 account screen. Ito po yung pinaka 365 account eh. Dito po sa area na to, itong merong RA na nakalagay, makikita nyo po yan when you click that, nakalagay po yung inyong pangalan, including yung email, yung 365 account nyo po. Yan, yung 365 account nyo po ay indicated, and then sa baba po ay may Microsoft Office profile na nakikita po sa Delve. Delve account. Mamaya po makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. And then yung My Account and including the Sign Up Out area. Then yung sunod naman po, ito pong area na to. Okay po. Yan po ay, if you have any question about 365 account, you can click that question mark. Lalabas po dito yung mga anything na pwedeng i-add-ins po natin or i-add-ons natin. Yan o, yung mga yan. Kung gusto nyo pong malaman pa, furtherly, kung ano po ang 365 account, how will you launch the 365 account, pwede po nyong gamitin itong question mark area, or in other words, the question mark is help area. Okay po? The next is, itong parang botones na nakikita nyo dyan, that is settings. Yung botones na yan ay settings. Yan. Paano po yung settings na yan? Yan. Sa settings po kasi pwede yung you can click this one para po mapalitan yung ating themes. Ayan, katulad niya, no, nagbago po siya. Marami naman po siyang themes. Tingnan niyo po yung mga nakalagay na themes dito. Pwede pong palitan yung pinaka-screen po natin. Yun po ang ibig sabihin. Ayan po, oh, ang dami, di ba? For example, I choose this one. Yung crayon. So, mapapalitan po siya. Sana po nasusundan ako ng iba. Okay po, yung may mga 365 accounts na, pwede nyo pong palitan. Okay? Depende po sa inyo kung ano po ang ibig nyong themes or design ng inyong background. Okay? Yung 365 background. Okay po? Then, after po nyan, syempre, pag okay na po tayo sa ating themes, nagbago po ba kayo ng themes dyan? Sana po binago nyo ha? Sa language and time zone, kahit wag na po, automatic naman po yan. Naka-real time naman po tayo. Kaya napansin nyo dito sa area na to, naka-good afternoon. When you use your 365 account bukas, makikita nyo good morning naman po ang nakalagay dyan. O kaya good evening, sa real time po tayo. Ngayon, meron pong mga teacher or kahit mga estudyante or parent na ang gusto nila, yung mga cellphone nila naka-dark mode. Di ba po?
parang ano, may pagka-emo-emo type dahil mas gusto nila yung ganong screen, pwede nyo pong palitan by simply clicking this one. Ito po yung nakita nyo yung dark mode. Click lang po natin yung enable. Ayan, mag-dark mode na po siya. Pero ako, yoko po, masakit sa mata. Sa akin ha, kasi malabo po yung mata ko. Then, next is the notification. Ito po yan. If you want to be notified kung whatever na ano, kung, ano man po ang ginagawa nyo, pwede po kayong ma-notify sa 365 accounts nyo po. Okay po? Then, if you want to change your password, like for instance, you want to change your password, kasi ang ibinigay sa inyo ni ICT coordinator nyo ay default password. Diba? Ang default password po nyo ay combination ng alphanumeric, alphabet and numbers with special symbol. Ngayon, if you realize na ayoko nung default password na ibinigay po sa akin ng aking ICT coordinator, you can change it by simply pressing this one. Nandito pa rin po tayo sa settings, ha? Okay, nasa settings pa rin po tayo. Are we good na nakukuha po ako? And then, if you want to update your contact preferences, pwede rin po nyong i-click yung area na yan under ng settings or yung botones na icon. Okay po? Next, eto naman pong area na to. For example, meron po kayong notification. I-inform po kayo dyan kung ano yung mga dapat mo pong buksan at dapat mong basahin sa area na to ng bell. Yung bell icon dyan, yan ay notification icon. Okay po? Dito sa area naman na to, yung my search, for example, mag-search po ako ng pangalan mamaya po. Tatanungin ko po sa inyo mga 365 account nyo. Titignan ko po kung yan ay nababasa. Okay po? Yan. So, pwede kong i-type dyan, halimbawa, pangalan ng isang tao. Yan. Ayan, oh, nababasa na po yung may mga 365 account. Or kaya yung mga nasa Teams Talk, pwede rin po siyang Teams or Groups, pwede po yung i-type sa search area na yan. Next is, ito naman pong area, yung may parang bricks dyan. This is the, ang tawag po sa kanya ay 365 apps. Okay? Ano po ang mga nakalagay sa 365 apps? Lahat po ng apps po ng 365 gamitin. You can click all apps. Lahat po yan pwede yung gamitin at the same time dito sa loob po ng 365 account. Okay po? Next, sa baba po, ito pong mga icon na ito, yan po ang ating gagawin ngayon. Ngayon po kasi ang ituturo ko po ay Teams. Papasok ko na rin po agad sa loob ng Teams si OneNote or si Class Notebook na tinatawag at saka si Forms. Okay po? Mai-insert ko rin po yan at si PowerPoint presentation. Yan lang po munang apat ang ating i-discuss. Ano po ba to? By batch, Sir John Lee? By batch po ba to or talagang 2 days? Sir John Lee? 2 days po talaga, ma'am. By batch? 2 days, okay. 2 days. So, okay lang naman pala. So, kalahati po ngayon, bukas ulit kalahati. Okay po? Para po, hindi po kayo ma-overload. Kasi po, kapag ginawa ko po yun, ma-overload po kayo, baka mauumay. Kinabukasan, ayaw na umaten dahil na-overload. Wala na kayong natandaan. Okay po? So, yung mga importante lang po muna, yung aking i-discuss na magagamit nyo po for your webinar. Okay po? Kasi nasanay tayo kay Google Meet, kay Google Suite. Sayang naman po yung account natin sa DepEd 365. Eh, could you imagine, ang isang DepEd 365 account, it costs 12,000. Tapos po, hindi natin minamaximize ang gamit niya. Alam nyo po ba na ang 365 account ni DepEd ay 5 years ago na po? Ginagamit ko po siya 5 years ago na. Pero ngayon pa lang po nadideploy sa atin. And ang nakakalungkot po, eh ngayon pa lang po, parang kahapon lang po naibigay sa iba, pero sa iba, hindi pa po naibibigay. Sayang po eh. Makikita niyo po mamaya kung ano yung functionality niya at yung ganda niya na hindi natin nagagamit. Remember, we are the user of Office, di ba? Microsoft Office. Tapos hindi natin ginagamit si 365. Tama po ba? So first, so eto po yan ha, eto po ang area na iyan. Sa baba, kung meron na po kayong mga nagawa na activity, ginawa ko po yan sa Sway, itong mga to, sa PowerPoint, pero dahil ako ay naka-online, immediately, lahat ng mga document ko napupunta sa loob ng 365 accounts ko. Yun ang ganda nito na hindi po natin alam. Ang akala natin, si Google Suite lang ang maganda. Diba po? Meron din pong part si 365 na maganda. Actually, halos pa ang functionality eh. Mas secure pa nga po sa Microsoft Office. Kasi, si Microsoft Office po,
kung sino lang po yung may domain na ginagamit, katulad ng DepEd domain, kayo lang po ang pwedeng mag-access doon sa loob. Samantalang si Google, lahat ng may Gmail pwedeng gumamit, di ba po? Si, yun ang hindi nakikita ng karamihan dahil siyempre po, pangmasa po si G Suite eh. Ito po si 365 medyo may pang-elite. Kaya lang po dito sa elite part na to ni 365 account, nilibre po sa atin ni DepEd. So dapat gamitin po natin. Okay po? Kasi kung tayo ang mag-a-avail ang mahal. And remember, kaya po siya tinawag na 365 dahil 365 days po ang ibig sabihin niyan. Meaning, one year use. Kung bibili po kayo ng sarili niyong 365 account, one year lang po ang use nun. After a year, babayaran mo na naman uli siya para sa another one year. Samantalang sa DepEd, hanggang naka-up po ka yung inyong DepEd 365 account, pwede nyo po siyang gamitin hanggang naka-tie up si DepEd kay Microsoft. Hindi po kayo magbabayad. Yun po yun, yung kagandahan. Kaya medyo nalulungkot ako sa part na to na, bakit ganun? Hanggang ngayon, di pa rin nila ginagamit yung 365. And then, they keep on parang embracing si 2016, si 2013, at si 2010. Eh, could you imagine? Medyo ano na po yan eh. Obsolete na po yung mga yan. Kaya nga po, pag nag-install tayo nitong 365 account, alam ko yung iba sa inyo mag-i-install. Kung maaari lang po sana, when you install the 365 account, please uninstall first yung mga 2016 yung version, 20, at 2010. Aalisin nyo po lahat yon bago kayo makakapag-install ng 365 account. Kasi hindi po siya magpo-proceed kapag in-insist po natin na magdalawa ng Microsoft Office. Hindi po allow yon. Okay po? Another thing, pag ini-install po ito, pakiusap lang po. Ano po? Ano na po i-insist at ipilit na i-install siya kay Windows 7 na operating system. Si Windows 7 ay phased out na po sa market. Okay? Hindi na po siya ginagamit. So in as much as possible, please install your 365 account sa Windows sa Windows 10. Okay, so Windows 10 na po natin siya i-install ha. Pakiusap lang po. Sabi niyo, ma'am, pag inang-install po namin si 2016, si 2013, si 2010, what will happen? Mabubura po yung mga account namin. No, hindi po. Ang mawawala lang po ay yung installer po ng mga version na sinabi. Pero yung inyong po mga files like Word, Excel, PowerPoint na mga document na may lamang mga files nyo, for example, CRF nyo, hindi po siya mabubura. Okay, wala pong ganun mabubura. Naintindihan po ako? Next. Ma'am, reaction. Paano po mag-install, ma'am? How can we install? Po, po yan, madam. Ma'am, early morning, nakapag-install po ako. Si Sir Jake, yes po. Early morning, nakapag-install po ako. And then, po, sa ibang unit po, so na-open ko po yon. Yes, and yung sinasabi nyo, nag-explode po ako, nakita ko na automatic nakapasok lahat ng mga gawa namin sa department. Na without installing, without saving it, automatic pumasok po, nakita ko lahat yon. Yung video, yung documents, lahat. So, ang ganda nga po. Very good. Kaya lang, ma'am, may question ako. Ba't hindi ko ma-open ngayon? Opo. That's why I'm using the G Suite here. Pero, ba't hindi ko siya mabalikan? Hindi ko siya... yung in-install ko, na siya, ma'am, eh. Welcome na ako and everything this morning before na mag-start yung meeting. And yet, I am following you at the same time. Pero hindi ko siya ma-open ngayon. Ano po ba ang problema nun? Ano po ang hindi na open? Ito ngayon, ginagamit ko pa. Ito po, madam. Ito po. Pero, sa isang unit ko, na-open ko po yun. Opo. That's why sabi ko, dalawang unit na gagamitin ko para pagka ginamit yung 365, okay na ako. Eh ngayon po, sinusundan ko kayo, hindi ko siya ma-open. Pero nakita ko po yung magandang function niya. Kasi in-explore ko po yung ilang ano. Ayun po, yung concern ko, hindi ko ma-open ngayon. Pero maganda po talaga. Okay na po, pero very good, ma'am. Explore very good po kayo. Ma'am, ganito po ang gawin nyo. Huwag po kayo... Opo, very good, madam. Doon po sa browser sa taas, madam, doon nyo po i-type yung office.com. Tapos po, ang gamitin nyo 365 account. Ay, kaya lang, ano po ba yung sa inyo? 365 account ni DepEd or personal account po? Ipinasok ko po siya doon sa Verify, ma'am.
para ma-verify siya, ipinasok ko sa personal account ko to get the code. To get, kasi pinapaano ko yun eh. Tinatanong ni 365. Para ma-verify, you use your personal account. Ganyan. So, lumitaw naman yung code. Na-open ko siya. Tapos, lumitaw na ako and everything. Opo. Kaya lang, sabi ko, pero ano po yun, yung binigay na ICT sa amin, talaga pong chineko ko kagabi pa hanggang kung makabukas, hanggang kaninang umaga na done na po. So, tama po yung sinasabi nyo kasi medyo smartphone ko medyo bago-bago po, kaya madali po talaga makapag-open. So, ang concern ko nga, ma'am, at binabalikan ko, hindi ko siya ma-open. Pero at the moment, I'm using the G Suite pa po para po makaano ako, makasabay ako sa inyo. Opo. Anyway. Opo. Sa laptop po ba nyo binalikan, ma'am, o sa cellphone po? Laptop or cellphone po? Would you advise laptop? Ah, ma'am, pag sa cellphone, opo. Pag sa cellphone po natin babalikan, ang gawin po natin ay i-download po natin sa mismong Play Store po, yung Microsoft Office. Ida-download na sa logo. Sa Play Store po, ma'am. Opo, sa Play Store. Para mabalikan niyo po siya. Opo. Okay. Yun po. Pag sa cellphone po, okay, sa tablet to, ah. Okay po. Okay. So, yun. So, next. Opo, welcome po. So, eto naman po ngayon, tuloy po natin, ano, paano po mag-install sa laptop po, ah, sa laptop. Eto po, may nakikita po kayong install office dyan. Click nyo lang po iyan. Pwede nyo na pong i-download itong area na to for installation purposes po. When you click that, mag-a-appear po yan dito sa baba. Sige na nga po, i-re-regret ko na lang po mamaya. Makita nyo lang po sana. Ayan po siya. Ayun o, ayan na po siya sa baba. Nakita nyo po, ayan. Nagsisimula na po siyang mag-download ng installer. Sandali lang po, ayoko po siyang ituloy. Kasi meron na po ako eh. So, yun. So, ganun lang po. May another thing ng pag-i-install, punta po kayo dito sa yung merong profile nyo po. Nakita nyo po yung profile. Sa profile na yan, go to my account. Ito po yan. Click the my account area. Yan. So, after sa my account, makikita nyo po dyan. Magbabago po yan ang screen. Medyo mabagal lang po yung net natin, ano? Yan, eto po. Yung sa my account po, they are divided into several tabs. Yung una po ay my account, this one. Eto lang po ang i-press natin, yung app permission apps devices. Pwede rin po kayong kumuha ng installer dyan. Ma'am, paano po ang gagawin? So, office command button. Eto pong area na to, yan. Tignan nyo po, ha? Sana po nakasunod kasi gagawin niyo po siya. Go Premium ang lumalabas. Sir Amado, bakit po Go Premium? Personal account niyo po ba ang inyong ginagamit? Tingin ko po personal account po ito. Kaya nga po. Sir Amado, tingin ko po personal account ang ginagamit niyo. Sana po malambing ko rin po yung ICT coordinator niyo po. Ano na sana ma-activate niya na po ang inyong mga password immediately. Para yun po ang gamitin niyo. Mahirap po kasi pag maraming masyadong account. Ang tagal po magbasa ng internet connection ko. Yan. May choices po dyan na iOS kasi pwede siyang install sa inyong mga iPhone o kaya sa inyong mga Android phone or kaya pwede rin po siyang install sa Windows or sa Macintosh, yung laptop niyo po na Macintosh. Pwede po siyang i-install doon. Medyo mabagal lang po, no? Balik ko na po sa dati. Para sa tumama na. Medyo matagal po eh, no? So next po, ayun. So alam niyo na po kung paano siyang i-install. This time, aralin na po natin kung ano po yung mga apps na nakikita niyo. Yung mga okay po, although pag pre-press niyo po tong all apps, marami pa rin pong lalabas diyan. So what I want you to do is to click the Teams. Nasa ano po kayo ha? Nasa browser po kayo ni office.com ha. Please click the Teams, everybody. Click po natin yung Teams. Yan, click po ang Teams. Ayan po ang live. Okay po.
Nasa Teams na po kayo lahat. Sabayan niyo po ako, ha. Yan. Medyo matagal yun sa akin, no? Nasa na ako? Nasa Teams ako, eh. Teams. Nag-iiba yung... Dito muna ako. Kinukostro niya po ako sa iba. Para makita niyo lang po, mamaya mag-switch ako. Nasa Teams na po ba kayo? Yan, sabi nila okay na po. Very good po, Ma'am Mary. Sabi naman po ng iba ay mabagal internet po yan, ganyan po talaga. Di ko rin po ma-open, sabi po nung iba. Yun, ayun na po, meron po maingay talaga. Yun lang po talaga, meron nga po maingay. Baka Ma'am Ophelia, gusto lang po ng ating isang kasamahan na ano, na hindi po tayo makatulog kasi katanghalian tapat nga naman daw po. Kaya medyo nag-iingay siya doon sa kabilang line. Ayan, nagbabad request siya sa Teams. Okay. Ba't ako nagbabad request? In case po na wala, meron naman po kasi ako naka-connect na dito Teams. Nada-download po kasi yung Teams na iyan. Dali lang po ah. Nasaan na? Ito po yung Teams, yung pinaka-icon ng Teams. Pag na-download nyo na po. Malakas naman po yung internet connection ko. I don't know ba't ganito siya katagal magbukas. Wala naman po ako ibang nakabukas kundi Microsoft Office lang. I-off ko nga muna to. Yung aking Kotobi. Off ko po muna. Baka dahil doon. Magbabasa naman po siya. Wait lang po ah. Mukhang ang tagal niya lang magbasa. Ayan. Lumalabas na po. Kasi i-add ko po kayo doon sa Teams na yun. Ayan. So, lalabas po ito kapag Microsoft Teams po ang gamit natin, lalabas po ito. Click lang po yung continue. Ayan po, pinapatype po sa Microsoft 365 account. So, ito type ko lang po siya. Natin, kailangan nyo po magbukas ng Microsoft Teams. Whether cellphone po yung laptop, pwede po. Kung sa tingin nyo, mas cellphone po ang gamitin natin. Okay po? O, mamaya makita nyo na merong nangyayari talagang chatting. Okay po? Ang ano po kasi nito, ni Mike, ang counterpart ng Google Meet. Okay po? Titignan sa dalawa. Dito po kasi sa area na to, makikita nyo yung ganda mamaya nito. Kumpara po kay Google Meet. Ano po? Kasi napansin ko nga po, halos karamihan ng mga division, talaga pong in-embrace ang Google Meet, nakalimutan po ang Google Suite, nakalimutan po ang Microsoft na mas, ano, nauna po siya na maging partner ni DepEd. So yun, tinype ko po yung aking account. Tagal lang po, ano. Mabilis naman internet ko, ano ba to? Or dahil ongoing po ang training ng Microsoft ngayon. Nagtitraining po ang Microsoft ngayon eh. Ongoing sila. So, maaaring na ano, nakukuha po nila on up yung connection. Ganun po eh. Pag maraming pupunta sa isang site, sa iisang site, ganyan po ang nangyayari. Okay. Ang tagal po niya. Naiinip na ako sa kanya. Ako po ang nainip eh. Nandito na po ba kayo? Ayan. Itatype ko po yung aking password. Ang tagal po no, slow motion. Nagbawas na nga ako ng mga nakakonekta sa akin na ano, na gadget.
dalawa na lang po siya eh. Mabagal pa din. Hindi eh. Yan. So, sa Teams po tayo ha, sa cellphone nyo o kaya sa tablet, ang dapat pong ilagay, hanapin nyo sa Play Store ay MS Teams. Doon po kayo lahat. Sige, mag-MS Teams po kayo lahat. Ay, sa tablet or sa cellphone na lang po muna natin buksan. Hirapan po kayo sa laptop. Ako din, ang bagal po eh. Sobrang bagal po niya. Pero kailangan ko po i-demonstrate, kaya dito po ako gagamit. Yan, ayan na siya. Ang tagal po, no? Grabe. Yan. So, eto na po yung screen ni Teams. Yan, nakita niyo po. O, yan yung po yung mga pinag-trainingan ko na mas eskwelahan. Screen ni Teams. Dito po sa Teams, have your DepEd 365 account or personal account. Dito po yan pinatype sa area na to. Nakikita niyo po ba yung circle na nag-blink dyan? Ayan po. Dyan po kayo nagtatype ng 365 account, yung DepEd 365 account. Makikita nyo po sa akin, may mga choices po ako nakalagay DepEd Region 3-1 station, tapos DepEd Region 3-8 nakakonekta rin po ako doon. Ano po? Kasi nung nakaraan nag-training po kami dyan sa Region 8. Tapos, itong area, same thing po, search box din po yan if you are searching something. And then if you want to write something, gusto nyo mag-chat, you can click this one. Ayan po yung functionality niya. And then the other one, sabi niyo po sa akin kung mabilis ako ha, meron po mga pub dito sa gilid na ito. Itong area na to, this is very important. Itong area. Excuse, Doc, nawala po kayo. Oh, nawala po ako. Apo, nawalang ako, slides, ma'am. Bakit kaya ako nawala? Apo. Nakashare naman po ako. Bakit kaya na wala ako? Sika po ah. Basta presenting po uli ako. Andito po, nakita ko kayo. Andiyan po kayo sa GSUIT. Meron naman, andiyan naman. Nakikita ko si ma'am. Ano po ma'am? Yung aking screen po, madam, ay nawala. Yung dapat po hindi mukha ko yung makikita nyo, ma'am, eh. Dapat yung pong ano, eh, dinidemo ko. Presentation. Hindi mo yung mukha ko. Yung mukha ko po yung nakikita, dapat hindi. Ang tagal po niya, oh. Sige na, ito namang ano ko, ito namang internet ko, eh. Sige na, nilalambing na kita, lumabas ka na sana, para makita na nila. Hindi ako. Pero naka-ano na po ako, naka-share screen na po ako. Why kaya? Naka-share screen na po ako eh. Nakikita ko na siya na naka-share screen ako. Teka lang po ah. Itignan ko po. Bakit ganun? Sandali lang po ha. Ayun, habang hinihintay ko maka-share screen sa inyo. Hindi ko alam bakit hindi ako maka-share screen. Ang gawin po natin, try nyo na pong i-download yung installer nyo po. Sige po, everybody download your installer para po lahat po ay makagawa. Tama naman po yung pwedeng web ang gamitin, pero mayroon pong mga ano dyan, sa web na sinasabi, eh, medyo may mga shortcomings po yan. So dapat yung mismong installer po. Pero kung matatagalan po tayo, okay na lang po na ano, na hindi na lang po muna yung mismong offline. Ano kaya nangyayari? Teka po ah. Hindi ko talaga siya ma-share yung sa akin screen. Stop sharing. Hindi ako.
Narinig? Narinig po ba ako? Opo. Hello po. Opo. Opo. Kasi hindi ako nakakapag, hindi po ako nakapag-share screen, nag-e-error po. I do not know kung bakit po siya nag-e-error. Signal okay siguro, ma'am. Signal ma, mahina po. Ayan po, naka-share screen na naman po ako. Pero hindi pa rin po nag-a-appear. Nakikita ko po kasi sa kabilang laptop ko kung ako ay nag-a-appear eh. Pero naka-sharing na po. Ako. Ayan, ngayon pa lang. Meron na, ma'am. Meron na po. Oo, ngayon pa lang po ulit. Okay, okay po. Ayan. Ako, ma'am, na-open ko na. Opo, very good po, very good. So, eto po, ha? May tanong po dito, ang sabi, ma'am, ilan po ang pwedeng pag-instala ng DepEd 365 account po namin? 15 po na gadget or devices. Pwedeng 5 sa laptop, 5 sa tablet, at 5 sa cellphone. Yun po, ganun karami po yun. And imagine, sariling account mo po yun. So kung ilan kayo sa pamilya, pwede mong i-share sa family member mo po. Yun po yung kagandahan nitong Office 365 account. So, okay. Tuloy ko na po si Teams. Eto na po si Teams. Isa-isahin na po natin. First is si Activity. This one. Ayan po siya. Ano po ang functionality ni Activity? First po kayong meeting. Yan. Dito po si Activity, siya po ang nag-a-alarm sa atin na we have an activity. Like for instance, ito po oh. Activity po nung dati ko pong principal. So na-monitor ko po pag meron silang message sa akin or kung sino man pong konektado sa akin. Ayan po siya. Yung mga yan. Doon po yun sa activity, yung may alarm na tinatawag. Sa chat, if you want to chat with someone else, you click that particular button at yung chat na to, pwede po kayong maghanap ng contact dyan na pwedeng i-chat related po sa loob ng domain natin. For example, ako po, ah, ayun, merong isa. Add ako ng contact. For example, si Sir Janley po. Sir Janley, sagot ka ha. Mag-chat ako sa'yo. Kasi nalalaman ko po kung kayo po ay John Lee Mark po ba? John Lee Mark? Sir yes. John Lee Mark Mabunga. At NCR, ano kayo sir? NCR 2 po. 2.deped.gov.ph. Kasi mamomonitor ko po siya kung kayo po ay nasa loob. Sir John Lee, activated na po ba ang ano nyo? Ang inyong 365 account? Yes. Yes, ma'am. Updated na po ba? Okay po. So, may kaha. Na po, sige. Hindi ko siya mahanap eh. Nag-a-appear po. Updated na po siya. John Lee, mabunga lang po. May mark po. John Lee. NCR 2. Yes. Deped. Janly ano lang, ma'am. Ma'am, ano po? Janly that mabunga lang po. Janly that mabunga lang po. Tama po ba yung spelling ko, sir? Eto po. Ayan, click ko na. Nakita na kita, sir. Eto na, add kita, ha? Yan. Magsuchat po ako sa iyo, sir. Please answer me. Ayan po. Ito po ay real time ha, kung paano ko po kayong, Sir Janley, reply ka po sa akin. Nagsushot po ako sa mismong Teams mo po. Taglit lang ma'am, mabagal ako. Opo, nag-hello na po ako kay Sir Janley. Sa chat, para makita nyo po na possible talaga na mag-chat po dito at the same time mag-video chat na rin. I-discuss ko po mamaya yun. Okay, this is the chat area na pwede kayong mag-chat. Ayan po siya. Ano yung mga nasa chat area habang hinihintay ko po si Sir Janley? Format, ano po yan? Para po siya, meron po siyang toolbar sa loob. Okay po? Meron siya. May chat, may Teams. Apo, sa chat po, sa chat po. Apo. Sa chat. Tapos po, apo, sa chat po. Tapos, makikita niyo po rito, may toolbar po siya. Pwede niyo po yung gamitin. You can send even paragraph dun sa chat nyo, immediately. Dun sa area na ito. Pwede rin po kayong maglagay ng insert link dyan. May mga ibang functionality pa po yan. Ayang mga yan ang mga functionality niya. Okay po. Then, yung sunod ay pwede kang maglagay ng emoji. Ito po yung emoji. Click po natin yung emoji. Marami pong emoji yan. Limbawa, pusuan ko si Sir. Ayan, pinusuan ko siya.
Yan. Sending na po yung emoji ko. Pwede rin po yung GIF. Ayan, GIF file. Medyo mabagal ang net ko. Ano po? Yan, may GIF. Ito na yung reply. Yun na yung heart. So, GIF po ba? Yung moving po. Yun. And then the other one is sticker. Yan po siya. Pwede po kayong gumamit na mas... Ito po yan. Bawan. Ayan na po yung sticker. Medyo mabagal po yung paglabas niya. And then, pwede rin maglagay dyan ng scheduled meeting. For example, may meeting po kayo. Ayan, sumagot na si Sir John Lee. Nakita niyo po? So, real time po ang ginagawa po ko po. Chat po ah. Sumagot na po si Sir John Lee sa akin. Okay po? Ayan po siya oh. Sumagot na. So, pwede akong mag-reply dyan ng ano ulit. Pinusuan ko yung kanyang message. Okay po? I-add ko po kayo maya-maya lahat ah. Madami ay go out. Sige po, Ma'am Marilyn, naiihi po yata si Ma'am Marilyn. Go ahead, go. Go ahead, Ma'am. Magalang ko lang po konti. Ay, opo, Ma'am Angela. Matagal po talaga na-install. Kaya tuturo ko sa inyo ay yung muna. Pero okay lang naman kung i-install nyo kung ibig nyo na po para mamaya pagtapos natin. Okay na kayo. Okay po. Their DepEd account or T65 account. How to add my fellow teacher. Okay po, madam. Ma'am Charina, ituturo ko na po. Po, sa chat po ah, eto lang pong area na to, may nakita po kayong ellipses dyan. Eto po, ellipses. May tatlong tuldok, in other words, ng ellipses. I-click ko lang po yung mga ellipses na yan. Tapos tatanungin kayo, would you like to add a contact to this group? Ayan, pwede po kayong mag-add ng contact. Okay po, Ma'am Sharina. Okay na po ba kayo? Nasagot ko na po ba ang inyong katanungan? Dito po, sa chat. Add a contact to this group. And then, meron po niyang lalabas na dialogue box. Ito po, i-add nyo lang po yung kanilang 365 account. And then, pagka yung nasa domain nyo, nasa loob ng domain nyo po yung tao na yon, lalabas po mismo yon. Kahit hindi mo buuin. Lalabas po sa yung kanyang account. And then, yung you can click now the add button. Okay po? Ma'am Sharina, nasagot ko po yung... At Sharina pala, nasagot ko po ba yung inyong... Anong? Sana po, nasagot ko po ano? Yan. So, next is... Tapos na po tayo sa chat. Alam niyo na po kung paano gamitin si chat for chatting purposes lang po siya. So, let us proceed now sa Teams. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat eh. Si Teams. Ito oh. Yan, I'll click the Teams. Yan. Makikita nyo po dito sa Teams, ako po, marami na akong group or yung tinatawag na channel. Or in layman's term, pwede po yung department. Halimbawa, per department. Halimbawa, math department, English department, Filipino department. Tapos pwedeng merong isang buo, yung buong eskwelahan nyo. Halimbawa, Novaliches National High School, kayong lahat doon. Tapos may mga channel-channel pa kayo na iba-iba rin. Katulad po nitong mga ito, nadadagdagan naman po. Pwede rin naman po, meron din po kayong channel for your student. Yun po yung ituturo ko kasi yung sa student, yung Teams Classroom na tinatawag po natin. Okay po? Meron kayong channel, gagawa kayo ng sariling halimbawa, section lang ah. Halimbawa ako po, dati po kasi ako teacher ng grade 10 hanggang grade 12. Halimbawa ako, grade 12 TBL ICT. Yun po yung pangalan ng aking Teams. Okay po? Inside that, gumawa pa ako ng another Teams sa loob nun, ang nakalagay naman ay section ng mga estudyante ko. Halimbawa, ang section niya, tblictprogramming.net, TBL General Academics Strand 1, TBL, mga ganun po. Pwede pong lagyan yon. Paano pong gumawa, ma'am, ng channel namin or ng Teams namin na kami lang po ang allow na pumasok sa loob? Paano po? Ah, pakitama nga po, walang... Ah, yung saan po ba yan? Saan po ba, madam? O anyway, meron daw, pakitama daw po, sabi daw po ni madam, wala daw pong National High School. O pasensya na po, madam. Novaliches High School lang daw po. Pasensya na kayo, ma'am, kasi ako galing sa National High School po. Kaya ang aking pagkaintindi eh, parang lahat na lang mga school, ang feeling ko National High School po. Okay. So next is, paano po gumawa ng Teams? Ito po yung Teams, ano? Click lang po natin itong area na to kasi sa inyo po I'm sure wala pang nakasulat halos dyan. Kasi first time yung gagawa. Click join or create team. Ibig sabihin ng join, kung may existing na rito, kung mag-join.
Pero kung wala pa, I can click this one. I click create. Nasusundan po ako? Nasusundan po ba ako? Click po. Ayan. Then after po niyan, meron po siyang choices. Ito po yung mga choices niya. Sa inyo po, dalawa lang po ang choices dyan. Okay po? Dalawa po ang choices sa inyo. Huwag niyo pong pipiliin itong join a team with a code. Pero kung gusto niyo po, pwede naman po. Every time na papasok po ang ating mga estudyante or co-teacher, hihingi po tayo ng, hihingian po kayo ng code. Mahirap po yan. Kasi kung 200 po yung population ng teacher nyo, at ang population ng estudyante nyo ay 1,000, tapos may code po kayo, lahat po sila, bibigyan mo ng code. So, hindi ko po masyadong ina-advise na gamitin. Pero kung gusto mo ng safety reason, okay po. Aray ko, ano na po, bebe? Okay po. Okay po. So next is, dito po tayo pupunta sa create team or chapter. Ang gagawin lang po natin, may button dyan na nakalagay, create team command button. Click lang po natin. May mga lalabas po na team type. Ma'am, ano yan? Ano po yung team type na yan? First is yung class. Itong class po na to, ito po ang ginagamit na Teams Classroom ng mga bata. Parang sa G Suite, ang tawag niyo po ay Google Classroom. Dito po sa Teams, Teams Classroom po ang tawag sa kanya. Okay po? Next is yung Professional Learning Community. Ito po ang gagamitin natin bukas. Ako na lang po ang gagawa and then sisend ko po kay Sir John Lee para bukas po pagpasok natin, hindi na po tayo sa Google Meet pupunta. Sa Teams na po tayo lahat pupunta. So after po ng discussion ko, ipapakiusap at ilalambing ko po sa inyo na i-activate nyo na po ang inyong 365 account at mag-install na po kayo ng 365 account nyo po. Okay? Yan po yan, Professional Learning Community. Ano po yung mga nandyan? Educators Working Group po yan. Kumbaga, halimbawa sa buong school nyo, lahat lang educators ang nasa loob. Ngayon, if you want school administration and development, yung mga staff, you can click this one. Within the school lang po, ang ibig sabihin yan. And then for recreational purposes, like pwede yan ano eh, group study, o kaya remediation, remedial class ng mga estudyante natin, pwede po natin silang ilagay dito sa area na ito. Okay po? So, ang pipiliin natin ay class. Kasi ito ay gagamitin natin sa ating mga estudyante. So, I'll click the class. Ayan po siya. Yan. Ano po ang ilalagay ko? Since class po ito, halimbawa, ang ilalagay ko na lang po muna ay Nubaliches High School. Yan. Description, optional naman po yan. Pero kung gusto nyo lagyan ng description, nasa sa inyo naman po. And then may another question dyan, create a team using an existing team as template. Pwede nyo po siyang i-connect sa existing team if you have. Okay po? But if you don't have, okay lang naman pong gumawa na kayo ng sarili nyong classroom teams. Kaya kasi ay class notebook. Then click next button. Po siya. Then, tatanungin po dyan, student or teachers? O, di ba? May choices na po agad tayo. Mag-a-add po muna ako ng teachers. Sino na po ang may mga DepEd account sa inyo? Pakilagay po lang chat box na yon. Babasahin ko po para i-type ko po siya. Para ma-i-add ko po sa loob ng Teams. Yung may mga DepEd account po na activated na po ha. Yan, so Sir John Lee na, connect agad. Sino pa po? Baka po merong, ayan, sandali, tatype ko po yun, si Ma'am Ronil. Wait lang po, ah, ang bilis. Natakpan na yung iba. Teka nga, kukopyahin ko na lang po doon sa ano. Natakpan na po, ang bilis eh. Tinitignan ko po kasi siya. Kukopyahin ko na lang, copy-paste ako. Pero ang tagal. Yan. Sandali po. Kumagalaw siya. Control C. Kung dadaling ko siya dito, Control V. Madidetect naman po yan eh, kung nandyan kayo. Kung activated na. Ayan o, oh, na add ko na po. O, oh, another. I-add ko po yung mga nakalagay ha, yung mga nakaproject. Tapos, highlight ko po uli. Ay, ma-highlight. Control C.
Control V. Next. Madami na po ba? Oo nga, madami na. Madami na rin po palang meron. Ma'am, parang may mali rito. Dalawang gob ba talaga yan, Ma'am Sharina? At dalawang gob po talaga yan. Dalawa yung G nyo po eh. Parang G na G. G na G po siya. Dalawa yung G. Sorry po, na doble lang. So next. Kakopihin ko lang siya. Tapos pwede pong merong ano, estudyante pansamantala lang naman po. Ito ay for the sake of our ano lang naman po. Baka pwedeng merong estudyante ang gaganap na estudyante. Para nakikita po natin yan. Kung paano po siya. Lalagay ko po yung iba sa estudyante ha, sa student. Para lang po meron tayong maidagdag. Yan. Huwag po magtampo ha. Pansamantala lang po. Para makita lang po natin na meron pong ganun talaga. Yan. May purpose po kasi yan. Bakit kinakailangan ko po siyang i-demo ng ganyan? Guest lang si Madam. Kasi hindi siya naka 365 account. Tama po ba ito? Hindi siya 365 account. Deped.gov.ph eh. Kaya ito rin po, Deped QC ang nakalagay kay Sir. Kaya guest lang po. Ayun, po kayo mag-add ng guest diyan. So hindi po kayo mahihirapan if you want to add a guest. Ah, dami na pala. Sige po. Okay ko siya. Baka tayo eh sa team lang po ang matouch natin kasi ang team po ay medyo madugo. Control C. Control V. Another. Pwede nyo pong itry sa inyo ha, kung gusto nyo nang gumawa ng sarili nyo. Pwede naman po yun. Bakit po kaya ano, karamihan ay hindi DepEd 365 account? Kaya mga guest lang po sila doon sa loob. Gumagawa na rin po ba kayo na sa inyo? Gawa po kayo. Add ko lang po yung mga nasa screen po ah. Baka magtampo sa akin yung pag di ko nailagay. Ang dami na. May nagdadagdag pa po ba? Ibang school po kasi maaga, katulad po dito sa Bulacan, lahat po kami dito naka 365 account na. Yun na po yung aming ginagamit. Activated na po siya. Dapat po nauuna kayo kasi mas malapit po kayo sa DepEd. Dito po kasi medyo kinulit ko lang po yung ITO namin. Nasabi ko, sir, baka naman pwede mo na malambing sa central office na kunin mo na yung ating account. Sayang kasi hanggang sa ayon, nakulit niya kaming lahat, buong division po. Nang Bulacan, ma'am. Pa. Nang Bulacan. Nasa Bulacan ako ngayon, ma'am. Ah, nasa Bulacan po kayo. Opo. Opo. Add ko lang po, ah, yan. Kasi mas okay po kapag 365 account yung gamit po. Sandali lang po, ayan. Marami pa ba? Wow, dami pala. Ako nag-forward naman pa number 18. Tapos ngayon, binabrowse ko yung Teams. Nakita ko rito, may isang Novaliches High School na all caps. May Novaliches High School na lowercase. Ang dami naman, may math, may... Opo, may nakapag-add na po, pagkaganan ko. May NHS Math Department, NHS Science Department, o may Novaliches High School. Saka po nakagawa na sila, ma'am. Opo. Pero,
Baka po nakagawa nito. Ako, mahabo lang ako, ma'am, kasi na-open ko na nga yung sabi ko sa inyo, na-open ko na. Tapos, in-install ko yung Microsoft yun sa Teams. Apo. Yeah. Nag-join ako pareho dun sa Novaliches High School na All Caps at saka yung isa. Na hindi, at saka yung Microsoft Zero, ano, 365. Oh, and then... Ah, okay po. Baka po nung gumawa na sa inyo, kaya po ganun. Meron, kasi sabi ko po okay lang kung gumawa eh. Kaya siguro po gumagawa na rin po sila. Sa akin. Pero hindi, parang iba na itong... Pero on I'm the right mm-hmm. track lang. Hahabo lang ako, ma'am. Hahabo opo, lang. Opo. Yes po. Yes po. Sorry. Pwede po bang okay na lang po ba na yung iba na lang po may lagay ko? Masyado madami. Kaya lang hindi sila makakapag-shot, hindi nila ma-experience eh. Yun yung gusto kong ma-experience nyo po eh. Oo, eto kaya, ma'am, nakakatuwa. Nakakatuwa opo. Ma'am yung binuksan ko sa Novaliches High School. Inopen ko ma'am. Alam nyo pa na natagpuan ko rito. Sa department ko, 1, 2, 3, 4. Kasama ko rito sa team na to. Wow! Ay, ayan po. Diba na-explore na ni madam? Ayun po lang gamit ko ma'am. Yun, nakita ko yung update. Okay, si madam. Apat na kasama sa department nakita ko. Uh-oh. Sa Novaliches High School na, merong small cases. Yung all caps, hindi ko pa inopen. Am I on the right track, ma'am? Opo. Pero, opo, madam. Basta't nakikita niyo na po yung mga ibang mga kasama niyo po. Nasa opo, tamang opo. Lugar na po kayo. Opo. Nasa tamang track channel na po kayo. Yun yung other term. Opo, other term okay. Po na ay channel. Wala akong mapin. Ganyan lang kasi cellphone lang gamit ko. Names lang. Sige, ma'am. Sige po. Add ko po. Baka may magtampo sa akin pag di ko nalagay lahat eh. Ang dami na po pala. Control C. Control B. Add. Another. Malapit na po ba ako matapos? O naulit-ulit ko na po? Parang naulit ko na po yung iba. So, for example po, na-add ko na po lahat, yung student ko, yung teachers ko. So, ang gagawin ko na po dito ngayon, I'll click close. Yan po siya. Yan. So, nasa loob na kami ng Novaliches High School. So, ako ay ito na po, na-add ko na po yung iba. Okay po? Magme-message ako, please check your account po, yung mga na-add ko. Yan. Please reply po yung mga na-add ko na po. Tapos yung mga hindi ko pa po na-add, halimbawa di kayo naka-receive, let me inform. Naka-private, naka-public naman po tayo, so madali po makikita yan. Sagot po kayo para po makita ko kung kayo ay nasa tamang ano na po, channel. Saan po nakikita yan? Di ba sa team, sa labas po niya, hanapin nyo lang po yung Novaliches High School. Ito po. Yan lang po ang hanapin niyo po. Okay. Wala pa po sumasagot sa akin. Sagot po kayo, mga ma'am, sir. Please answer me po. Wala po, ma'am. Happy sa'yo, Sir John Lee? Wala rin? Wala po. Ma'am, nalaglag ako. Di mo ako na-add. Nalaglag ka po? Sa teacher po ba? Sa teacher? Sa estudyante, meron po bang sumagot? Natakpan na po yung iba. Ma'am, wala po. Nakita. Ano po bang pangalan ng team? Anong pangalan po nung team? Ito po, ma'am. Ito po, ma'am. Kasi may Novaliches po kami dito, dalawa. Hindi ko alam kung halin. Wala pong laman ibang ano. NH po yung logo. NH.
Yung pong ano, yung pong kung saan ko kayo ini-add. Huwag po dun sa ginawa nyo. Hello po. Hello. Naku, nag-hang na naman ako. May problema talaga. Hello. Yes, ma'am. Opo, opo. Nakikita nyo po ba yung screen ko? Kung saan ko po kayo ini-add? Ito po, oh, yung Nubaliches. Yan, yeah, Nubaliches High School. Diyan lang po kayo kayo magpunta. Ma'am, wala po kayo. Yung ginawa ko yung Rosemary, yung may logo na NH lang. Ano raw po? Ano raw po? Ang ginawa nyo, ma'am, yung may logo na NH. Ginawa niyo kapasok na ako. Mada. Pwede po siya kung pwede po siya. Madami hindi siya po ginawa. Ayan na, overlapping na. Overlapping na. Ma'am, naipasok. Ma'am, naipasok. Go doon sa NH. Dalawa kasi no Nubaliches din dito. Isang all capital letters at saka isang yung ganyan ang cases niya pagta-type. Kaya lang ito may logo. Ayan. Eh. Apo, yung all capital letter po, hindi po ako yung gumawa. Ito lang po yung ginawa ko, ma'am. Ito lang po. Wala na po ako ibang ginawa. Isa pa lang po ang aking ginagawa, ma'am. Sir, dito lang po tayo okay, lahat. Apo, hindi po ako gumawa ng capital letter na Nubaliches High School. Ito lang po ang aking ginawa. Po, yung maliit. Tapos apo, may logo kayo sa itaas. Kayo maglagay ng NH logo, ma'am. Ito po, ayan. Ito po. Opo, yan. Yan lang po. Diyan lang po tayo. May sumagot na po sa akin. Ayan po, oh, nakita ko na sila. Yun po ang hanapin niyo po. Yan. Tatry kong i-add uli yung iba, ha. Hindi siya makita. Maria. Pag hindi po kayo makita, ibig sabihin po hindi pa activated yung inyong mga account po ha, pagka ganun po. Ma'am Rosemary? Po, ano po iyon? Yes, iba po yung lumalabas na Nubaliches High School, yung isang co-teacher po ata namin ang gumawa. Wala pa po yung ginawa niyo. Oh, yun nga po eh. Huwag po tayo din pumunta dito ka. Bakit po kaya? Merong mga nag-message na po sa akin eh. Nakikita ko na yung convo dito sa area na to. Paano po pala yung nagawa? Ano? Pareho yung nagawa niyo. Eto, may sumagot na po sa akin eh. Eto po lahat ng mga na-add ko sa area. Yan po oh. Kaya lahat po kayo ay naka-add na po. Hello po. Naririnig po ba ako? Yes. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Opo, si Sir John Lee. Sige, lag ko po uli ha. Sir John Lee, nalag ka po? Paano po? Lagang po ako kanina, ma'am. Add ko po uli. Sir, existing ka na daw po sa loob. One member already exists in this team. Kasi po pag na-add ko na po kayo, yun po talaga lalabas sa kanya. Pakihanap na lang po yun. Madali naman po hanapin sa may ano search button nyo po hanapin. Para ma-enjoy nyo po. Ayan, na-add ko na rin po si Sir Dennis. Paki-check na lang po ha, baka hindi nyo lang po napapansin. Yan, existing na rin daw po. Ayan, may nag-message na, bakit po si Ma'am ano lang po, si Ma'am Maria Lourdes lang po. What about the other po? Nasaan na po kayo? O nga po, hello? Si Ma'am Lourdes po, nakita ko dito sa team ko. Pero bakit ako hindi ko nakikita dyan sa inyo?
Andito, meron siya. Sige, ma'am. I-add ko po kayo sa inyong team. Sige, ma'am. Ano po ang pangalan ng team mo? Kung in case po, halimbawa, we have our team, i-add team nyo po sa loob po nito para magkita po tayo. Add channel. Ano po ang pangalan ng channel nyo, ma'am? Ay, ma'am, binuksan ko lang yung ano. No? Madam, ano po ang pangalan? Nakalagay lang dito, team members. Apo. Ano po ang pangalan? All. Pero kasama dito si Ma'am Lourdes Mercado. Ah, okay po. So, sino po yung gumawa ng ano? Ano po? Ang owner, nakalagay owners. Yung capital letter po. Ang owners po nakalagay, Luisito Cantero, teacher one. Pero andito po si ano, andito si Maria Lourdes Mercado, si Ma'am Karen Clemente, si Claire Cahinde, si Mayra Luna Tambong, Roslyn Kelbalayan, tsaka ako. Pero bakit hindi ako makareceive ng ano? Oo nga po, Emma. Hindi ko po kayo makita. Isa lang po yung tao. Opo. Wala pong laman yung Novaliches capital letter po. Wala po. Nakita ko na po yung ano yun. Opo. Yung may NH na Novaliches na small letters. Yung may small Opo. Cases. Yun nga po. Ang nakita ko lang na members ng team. Nakalagay ya, team members 3. Open close parenthesis 3. Pero ilang kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kami. Nag-hello na sa inyo si Ma'am Lourdes, pero dito, marami kami magkakasama. Opo. One. Ika-copy ko po, dito po kayo pumasok. Ika-copy ko po yung link. Pumasok po kayo lahat dito, ha? Ika-copy ko po siya. Sige po. Sige po. Hello, teachers. Ito po, Parang mali yung nilagay ko. Copy uli. Copy uli. Ayan. Ma'am, ito na po, ayan na po yung link. Ayan na po yung link. Siguro ma'am, maganda rin matutunan nila paano maghanap, ma'am. For the meantime lang po, madam, kasi isa lang po yung ano, nakakapasok. Ayun. Baka kung saan-saan po mapunte, tapos dumami po yung ginawa na teams. Kaya naliligaw tayo kasi may capital letter ng Novaliches High School na hindi naman po ako yung gumawa. So, ito po yung link ha, kung mapapansin nyo po. Alam ko, nakikita nyo po sa screen. Ito po. Yan lang po ang i-click nyo para makapasok po kayo sa loob ng Teams. Ito po. Ayan, nakapasok na si Sir Robert. Nakakapasok na po kayo kasi inilagay ko na po sa inyo yung pinaka. Please enter now. Okay po. Game na po. Sige po. Bago ko po i-discuss, mahirap po kasi i-discuss yung laman ng Teams kapag po wala po kayo sa loob. Tap the checkbox to show a channel. Ayan, si Ma'am Maria, nandito na rin po sa loob. Yung link lang po, ha? Yan. Kamusta na po? Parang ilan pa lang pa rin po yung nasa loob. Okay po. Ayan. Ayan. May mga nakapasok na po. Pwede nyo po yung i-restricted kung gusto nyo kayo-kayo lang po. Tapos bawat papasok sa loob, i-accept nyo po. Pwede po yan. Where the other po, yung link lang po na nasa chat box nyo po ang puntahan nyo po. Try nyo po mang pumasok, i-try nyo po. Baka pwede sa guest. Pero feeling ko kung ano yung ginagamit mong Teams, yun lang po muna ma'am. Kasi kailangan activated po laga siya. Mag-message na po kayo ha pag nandun para alam ko po kung sino-sino yung pumasok sa loob. Okay. No. Ang hirap naman po ng pangalan mo, sir. Feeling ko lalaki to eh. Ang hirap po ng pangalan niyo. Mm.
NPR to deped.gov.ph. Okay na po. Looks like you are entering a group you are not included. Baka po ma'am hindi ka pa naka-add. Kaya po ganun. At saka baka wala ka sa DepEd. Kaya hindi po kayo included, sabi. Sige, tatype ko po yung pangalan nyo. Hindi po kayo na-detect. Ibig sabihin wala kayo sa loob ng domain ni DepEd. Oh? Pero ma'am, ito mga kasama ko, chinat ko na, hindi pa sila nag-chat. Teka, i-chat-chat ko si ano, si ma'am. Ang bilis po. Hindi ko na makita yung iba. Sobrang bilis po ng typing nyo. Sige na nga, kaka-paste ko na. Ma'am, share ma'am ko lang po kasi kung paano ko nahanap yung sa akin. Kasi sige po, nahirapan din po kanina. Bali po, settings po. Meron po ako na. Sige po. Sige po, madam. Go, ma'am. Go po. Ma'am, sige. Sino yung nagsasalita? Ay, si Ma'am Shari po. Bali po kasi nasa left side po kasi yung salitang Teams. Tama po. Tapos sa bandang upper right side, makikita po yung ano, yung salitang join or create team. Ipipindot nyo po yun. Click. And then pag-click nyo po, may lalabas po na create team, join a team with a code. Yung join a team with a code po, dun po kayo mag-enter ng Novaliches High School. Pagka-enter nyo po, lalabas na po yung Novaliches High School na may Pusha Pink ba yan, na NH logo po. Yun na po, makikita nyo na po yun. Ayan, ito po yung sinasabi ni Madam. Wait lang po ha. Ito po yung kaninang sinasabi ko sa inyo po na kapag first time kayong gagawa, you can click this one, create team. Tama po yung sinabi ni Madam. Salamat po. Ngayon po, kung gusto nyo mag-join sa isang, sa existing team na po, or tawag sa kanya, channel, you can click this one. Tama po yung sinabi ni Madam. And then, yun, mag-join po kayo. Okay po? Yun po siya. Tama po yan, ma'am. Correct. Nandito na po ba? Sino na po ba nandito? Ma'am, naka-public po ako. Okay lang po ba na yung mga nasa loob? Paki-add nyo na po yung mga ibang kasama nyo po. Masyado po kasi madami. Paki-add nyo na po yung inyong mga kasama. Kasi naka-public naman po ako. Hindi ko po siya ni-restrict. Para po hindi tayo mahirapan pare-pareho po. Okay na po kayo? Para maituloy ko na po. Sige, tuloy ko na lang po. I-recorded naman po ito. Ayan, inilagay. Yung pong pinaka-channel niya, ulitin ko para po makita nyo. Kasi nilagyan ko po kayo ng connection dyan for the channel. Sana para mas madali kayo makapasok sa team. Para kahit hindi nyo po sundan yung kanina pong tinuro po sa inyo ni Madam, na pagpunta, pagpasok dyan sa ating channel, ay magagawa nyo po. Natakpan na po eh. Backread po kayo. Meron po akong link dyan na nilagay para makapasok po kayo dito sa loob. Kasi iba nakapasok na po eh. Backread po tayo. Sige, ulitin ko na nga lang po itong area na to. Kung paano po kukunin. Tap. Send ko po uli. Bukas po ah, huwag na po tayo mag-Google Meet ah. Sa team na po tayo. Ay, undefined. Uli. Add channel. Copy.
Ayan po uli yung link niya. Pakitingnan na po para makapasok po kayo. Yan na po siya. Okay? Okay na po? So kahit hindi po kayo nakapasok, tuloy na po ako ha. Okay po. Game. So next is, kapag nandito na po tayo sa loob ng Teams natin, napansin nyo naglagay ako ng isa pang Teams dito. Ibig sabihin po niyan, sa loob ni Novaliches High School, may isa pang Novaliches High School. Or kung ayaw ko naman po yan, I can click this one to delete the channel. Okay po. Pwede po ako mag-delete ng channel dyan. Okay. Hindi po ako magdagdag ng channel dyan if I like. Halimbawa, magdadagdag ako ng channel dito. Ang ilalagay ko ay English Department. Ikiklik ko lang po itong add channel area. Yan. Lahat po ng nasa English Department po ay maa-add na rin po sa loob ng main channel na Novaliches High School. Okay po? You have your general channel. And then kung gusto nyo po iba-iba na channel per department o kaya per section, you can click this one, add channel, by clicking the, ito po, yung ellipses. Click nyo lang po, ha? Ito pala sa taas, sa pinaka-main. Click lang po itong ellipses na ito, yan, and then add channel. Okay po? Then kung gusto nyo pong i-share yung link ng channel nyo, you can click this one, get link to team. Okay po? Para lumabas po itong area na to, copy lang po nyo para po isend sa kanila na dun sila papasok sa channel na yon. Nang hindi na po tayo mahirapan pa. Okay. Hindi ko na po kayo may add ha. Kasi kumakain po siya ng oras. Okay. Yung functionality na lang po nitong channel na to. Ano po ba to? As I have mentioned a while ago, dun sa chat, meron din pong ganito sa chat, diba? Itong apat na to. Ang kagandahan lang po dito sa Teams na nasa channel, nasa loob ng channel, may mga icons po siya na nadagdag. Ano po yan? Ito po yung kung mag-chat ka. Ito naman po kung gusto mong mag-attach ng files. Any files na gusto mong i-attach. When I click this one, and lalabas po, oh, nakalagay, browse teams and channels. Halimbawa, gusto mong i-attach yung team and channel na yon dyan sa inyong group, pwede nyo pong i-click itong browse teams and channel. Pwede rin po yung recent, if there is. Tapos, pwede rin pong kunin nyo yung mga files nyo sa inyong OneDrive. Di ba po sa G Suite, meron tinatawag na Google Drive. Sa Teams naman po, meron din pong tinatawag na drive. Ang tawag sa kanya ay OneDrive. Alam nyo po ba kung ilan ang capacity ng OneDrive storage area ni Teams? Ang capacity po niya ay 1 terabyte. So, ibig sabihin, kung halimbawa may ginawa kayong files like Word, Excel, PowerPoint, pwede na pong direct na po siya na ma-save sa loob ng OneDrive nyo. Nasaan po ba si OneDrive? Si OneDrive ay naka-up po siya sa cloud. Okay po, doon po siya naka-save. Ang ibig sabihin, kung na-save nyo po yan, hindi nyo na po kailangan magdala pa ng mga flash drive o kaya ng mga external hard disk o kaya ng kung ano man sa isang lugar para lang po ma-open yung mga files nyo. Isi-save nyo lang po siya sa OneDrive nyo, automatic po. Kung gusto nyo mag-retrieve ng files, kahit sa ang laptop po kayo magpunta, basta alam nyo lang po yung DepEd 365 account nyo, you can open your files. O diba, ang galing po, wala na kayong bit-bit. Diba, pwede nyo rin siyang i-open sa inyong mga gadget or devices at the same time. Halimbawa, cellphone, tablet, pwede nyo pong i-open yan. Kasi ako po, personally, sa cellphone, hindi po ako nag-go-off ng aking Teams at ng Microsoft account ko sa aking cellphone. Kaya pag meron pong mga announcement, nare-receive ko siya immediately. Okay po? Then, pwede rin daw po mag-upload from your computer. For example, mag-upload po ako ha, coming from my computer. Bawang i-upload ko po coming from my computer is a picture. Sige, mag-show ko sa inyo ng picture na ginagamit namin sa Microsoft. Yan. Yan na po siya. Di ba po? Pwede immediately mag-upload. Ma'am, pwede ba mag-upload yan ng malaking files? Yes. Di ba po? Kasi galing nga po siya sa OneNote eh. So, pwede po siyang mag-upload. Halimbawa, di ba tayo po nahihirapan ang ginagawa natin sa Google? Pagka nagsisend po tayo sa Gmail natin, tapos bulky po yung files, ang gagawin natin, pupunta pa tayo dun sa baba para i-send siya via Google Drive. Dito po, direkta na. Direkta na po siya when you attach something. So, hindi kayo mahihirapan na mag-attach or mag-send ng mga malalaking files. Kasi dito, allow na po siya. Could you imagine, nasa loob na po siya ng Teams. Unlike si Google,
Meet nyo po ngayon, kasi ito ay parang Google Meet eh. Dito si Google Meet nyo po ay kailangan nyo pong pumunta kay Gmail nyo po para lang makuha nyo po yung yung Google Drive nyo at mai-attach yung mga files. Dito po, hindi na po nyo kailangan pang gawin dahil pwede na po kayong mag-attach agad dito sa area na ito. Okay po? Eto, alam nyo na po yung emoji. Tinuro ko na kung paano gawin. Si GIF. Yung GIF yung mga files po na gumagalaw like this one. Yan po. Oh, ma'am, naglagay na ako ng GIF. Apo, yan. Very good po. Lalo na po mamaya ma-enjoy nyo pa yan. So, pwedeng maglagay. Ako mabagal yung internet, di na po ako maglalagay. So, ngayon po, ma'am, paano po tayo magsabi nyo, bukas gagamitin natin Teams na po, hindi na po Google Meet. Paano po tayo mag-chat bukas? Ito po ang ginagamit. Papasok po tayo sa isang group dito sa Teams natin. Tapos, dyan po kayo papasok. I'll click this one. Lahat po na nakakonekta sa akin, makikita nyo po yan na pwede chat dyan. Ayan po, oh. Meet. Okay, click ko po yung... Ayan, nasa loob po ako ng Teams. Nakikipag-chat, makikita ko rin po yung mga tao na nandito. Ayan na po sila. Yung mga active na po. O, ipapasyal ko po kayo sa video Microsoft Teams. Ayan. Ano po yung... Okay po? Diba po? Okay na po. So, yun. Diba po? Diba si Google Meet po parang ganito rin po ang screen, diba? Ang good thing po dito, ayan, nagtaas na ng kamay si Ma'am Maria. Meron po tayong raise hand na tinatawag. Ma'am, ibaba nyo na po yung email. Lower hand mo na po. Ito rin po uli ang pipindutin dyan. So kapag ginamit nyo po ito sa ating mga ang gagawin lang po nyo, hindi po maingay sa loob ng website nyo or sa loob ng inyong video chat kasi meron pong lower hand way. Kapag clinic ko po ito, nagtataas po ako ng kamay. Si teacher po, makikita niya na nagtaas ka ng kamay. So, sasabihin niya na, okay, anong sabihin? So, may chance na magsalita po yung ating estudyante. So, ngayon, kung tapos na siya, ilo-lower hand ko na po, yung iba naman po ang magtataas ng kamay. Yun po yung maganda dito sa Teams. Ano pa po ang maganda? Mag-video po yan. Meron din pong mic, katulad po ni Google Meet, pero mas marami po itong functionality. Paano po? Ito po, halimbawa, ako ha, ito po yung mga functionality niya. Nagre-record po ako immediately. Ayan po, nakita niyo po ba na nagre-record? Tapos, meron po siyang turn off. Yung baba po may translate dito, pwede pong i-translate. Halimbawa, turn on live caption. Click ko po yung live caption natin ha. Sana gumana po siya kasi nasa loob tayo ng Google Meet eh, kaya medyo hirap akong, ayan, I know, kumbaga kung ano yung sinasabi ko, para po siyang video kit, naku-convert po siya sa ibaba yung salita, ano po ang functionality nito, you can change your background, kung halimbawa feeling nyo, ang pangit ng background ng ano ko, ng area ko, pwede ko po siyang palitan, okay po, kaya lang ito, hindi ako sure kung kaya dahil, naka-Google Meet po ako, nasa loob ako ng Google Meet. Tawa, ito. Review ko po siya. Yeah. Apply ko po. Ayan, ayaw po akong makita kahit nakaano na po ako. Kasi nasa loob po ako ni Google Meet eh. Ayan. Ay, si Ma'am Marlene pala yung naka-project. Kaya pala hindi ako makita. Okay po. Si Ma'am Marlene ang naka-project sa akin. Eka, eto po yung people. Yun po ako sa people. Siya po ang naka-project kaya hindi ako makita. Ayaw maalis ni ma'am. Siya yung naka-project. Okay po. Press niyo yung pangalan niyo ma'am. Hindi tuloy ako. Apo. Ayan na po. So may mga background po siya para maganda po kayo tingnan. Diyan yung... Parang hindi naman po, halimbawa, sadyang ganun talaga yung ating makabahayan. May nag-share po uli na iba. Sige lang po. Okay lang naman po yan, explore nyo. Pwede po bang i-explore nyo, tapos pakita nyo po sa akin sa screen. Yung mga nasa loob po ng ano ng aking page. Ay, ayaw na nila, lumabas na yata lahat. Pwede po ba, si Ma'am Lourdes po. Ma'am,
po yung screen mo, tapos share mo po sa akin yung screen na naka-video ka po. Sige po. Para makita po ng lahat na naka-video po kayo. Ayan. Ito po yun ha, sa ellipse, sa more action. And then show background effects po yan. Mapapalitan po yung background nyo sa likuran. Yun po ang ibig sabihin. Bukas po. Possible ba sa cellphone yan, ma'am? So, para makita. So, ma'am, nasa cellphone po. Kasi nasa isang side lang ako, sa post side. Opo, opo. Pero sa ngayon po, medyo ano pa po yan ha, medyo hirap po kayo dyan dahil kaka-open nyo lang po ng inyong mga account. Okay po? Puro messages kaya, pa lang nakikita po. Ina-activate pa lang po, mga account nyo po. Yan ha, dito po yan sa chatting part. Kung gusto nyo po mag-video chat, ayan po, ayan, yung area na, yan. Ang kagandahan po dito, tignan nyo po yung chat room. May chat room po siya, di ba? Parang katulad po niyang Google Meet. Kaya lang po yung Google Meet, yun po yung pwedeng ilagay. Tulad ng, pwede lang po siyang maglagay ng emoji. Pero dito po, tingnan niyo po ito, oh. Meron po siyang text. Ayan po siya. Ayan, oh. Yan po yung mga pwedeng ilagay. Pwede kayong attach sa chat room, ah. Pwede po kayong mag-emoji, mag-GIF, may maglagay dyan. Halimbawa, ito po yung sticker. Teka nga. Para magutom po ang lahat. Pwede po maglagay dyan. Sa area na, iyan. Click lang po ito. Ayan na. Pwede rin po kayong mag-live stream. Yung stream yard na tinatawag. Stream. Meron po tayong live stream dyan. Ito po. Po i-attach ako, yung, stream, stream po lang dyan yung inyong okay, stream. Apo, FB, 'di ba yung FB? Pwede po 'yun. Wag na po muna tayong mag-live stream. Ano baka magulat 'yung nasa FB. Sino 'yun? Ano 'yun? Bakit yung may nag-a-appear na ganyan? May ellipses po. 'Di ba po? May ellipses po uli dito. Sa ellipses may mga icons po diyan. Ito po 'yun. Lahat po ng nakikita n'yong icons na 'yan ay pwedeng i-attach sa video, sa mismong video chat po niyo. Nakalagay bad network quality. Your network is causing poor quality. Oo na. Ang grabe naman sa akin. Talagang sinabi, bad network quality. Sige, ako, ano na, bad network quality na ako. Mag-join po uli ako, lumabas ako eh. Yan. So, yun po yung ganda ng chat box natin. Ano pa po? Pwede po kayong ito, papasok na ako ng isa pang icon. Maglagay ng poly. Ano po yung poly? Yung poly po ay survey form po yan or quiz form na pwede in real time. Okay po, mabagal lang po talaga yung internet ko. Ewan ko ba? Hindi marunong makisama yung internet ko. Ayan. Try nyo po si poly, ah. Ayan, poly. Other term ni poly ay survey form or quiz bago siya bumukas. Hindi ko alam ba't ang bagal ng internet ko eh. Dapat hindi eh, mabilis naman po ito eh. Yan. So si po i-survey form po yan, i-attach nyo na po siya sa loob ng inyong mga pwede po yung ganyan. Tapos yung survey na yan, sasagutan nyo po. And then kapag nasagutan na po yan, in real time po makikita nyo yung mga survey niya, yung result. In real time po ah. Makikita niyo, internet connection ko, ewan ko ba. Yan, tapos, pwede rin pong mag-attach ng forms, ng Power BI, pwede rin yung Wikipedia search, pwede rin mag-attach ng YouTube, or anything na gusto niyo pong ilagay sa inyo, video chat, na wala, kasi Google Meet lang po talaga siya eh. Sabi niyo ma, meron po yan sa Google Classroom. I-add-ons or i-add-in po siya kay Google Classroom. Okay po? So, yun po siya, si chat. Dito si video chat. Kung gusto niyo naman pong i-share yung screen nyo using Teams, nakita nyo po ba itong icon na to? I-click lang po nyo. Nakita nyo po, papipiliin kayo desktop ba? Windows? PowerPoint? Or anything? Halimbawa, desktop. Tingnan po natin kung kaya.
Ayan po, nasa loob po siya ng mismong Teams. Okay po, nasa loob po siya. Yun. Pwede na po siyang, kung ayaw nyo na po, i-click nyo lang po uli yung Teams na yun na kayo ay aalis na. I-click lang po ito, stop sharing. Ayan, click lang po stop sharing, maalis na po siya dito. Mapupunta na po sa chat room natin. Okay po? Gusto mong malaman kung sino-sino nandito, andyan din po yan. Ano pa po pala ang ganda ni Polly? Si Polly po ay pwedeng attendance na agad ng mga teachers natin. Automatic po siya na pag pumasok si teacher sa loob,